Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm on this vlog. Ito, DC Presidente Sara Duterte papalaya sinaba ng ating kasalukuyang Pangulo Bongbong Marcos. Nako po. At syempre, ito ang kumpirmado. Pinapalayas talaga ng taong bayan, pinagbibitiw ng taong bayan itong kasalukuyang Vice Presidente na si Sara Duterte. Ano ang mabigat na dahilan kung bakit papalayasin na ng kasalukuyang Pangulong Bongbong Marcos, kung bakit pinapalayas na ng taong bayan itong Vice Presidente nyo na si Sara Duterte? Iyan po lahat at marami pang iba ang ating tatalakayin. At kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayaan ko po kayo. Please subscribe. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Eto, palakpakan muna mga kaibigan. Pampagana, shoutout po sa lahat. At syempre, dire-diretso na po tayo. Unahin po natin itong taong bayan. Ha? At sapagkat napakainit na usapin, ito pong hindi po natin sinasama dito. Itong tagasunod ni Sara Duterte, itong ilan na mga taga-Davao, itong mga tagasunod ni Kibuloy, itong mga kanya mga followers, ay hindi ko po sinasama dito sa aking pagtatalakay sapagkat ang gusto kong ipunto dito. Karamihan ho, taong bayan nananawagan, except muli kong uulitin ang iyong tagasunod sa Radyo 13 na ikaw ay pinapalayas na diyan sa pwesto. Ang tinutukoy ko po dito ay bilang kalihim ng kagawaran ng edukasyon sapagkat ikaw ay walang magandang nagagawa sa pagiging sekretary ng DepEd. Sabi ko, at syempre, karamihan ang nagsasabi, taong bayan sumisigaw, yan ang dahilan. Dahil bukod pa doon, dito sa punto na milyones na iyong kinukuha na pondo ng edukasyon ay hindi alam. Hindi mo alam, hindi mo maipaliwanag kung saan napunta. Ha? Maraming dahilan, mga kaibigan eh. Ang kanyang ika nga po ay katawan at ang kanyang ika nga po ay mga galawan, isa rin po dahilan, mga kaibigan. Kaya taong bayan ay nananawagan ho na kung pwede ay bumaba ka na sa pwesto bilang DepEd secretary. Hindi po natin sinasama dito itong pagiging busy presidente niya. Ang pinag-uusapan po natin dito ay bilang DepEd secretary sapagkat gusto ko pong bigyan ng daan ito pong mga komento ho. Kahit sa ano ako pumunta na social media at malalaking stream media ay ang mababasa po natin at may encounter ay mga public opinion ng ating mga mahal na kapwa mamamayan, mahal na taga-subaybay, na bawat isa po sila ay nagsasabi lumayas ka na sa pisto bilang sekretary ng DepEd Sara Duterte. Gusto ko pong pagbigyan itong mga komento na ating mga mahal na taga-subaybay. Pasensya na po kung hindi mababasa ang inyong mga komento dahil mawawalan po tayo ng oras, mauubusan. Kaya dito po sa mga ibang babasahin ko po, malay nyo ho, ibang pagkakataon mabasa po ang inyong mga komento. Importanteng mahalaga, bibigyan po natin ng importansya itong inyong mga komento dahil kasama ko po kayo dito ho sa ika nga po'y pag-abot ng ating
mga pinaglalaban dahil kasama po at napakahalaga ng inyong mga komento na yan po ay hindi po natin basta binabasura katulad ng iba. Yung akin po ay ginto ang tingin ko sa inyong mga komento dahil hindi po tayo magtatagumpay sa ating pinaglalaban kung hindi po kasama kayo, lalong-lalo na ang inyong public opinion komento na iniiwan ho diyan sa comment section. Kaya ang porsyon po na ito ay hinahandog ko po sa aking mga mahal na taga-subaybay at hayaan ko pong basahin itong inyong public opinion. Eto, hindi ko po ibuboto si Sara Duterte kahit anong posisyon sa gobyerno. Oh, nandiyan po, pasensya na po. Nakalagay user is B, ha? Hindi ko pasensya na po kung hindi ko mabasa ang inyong account dito, ha? So, ito po ay mga babasa pa tayo. Buhat kaya Bilya Bonifacio. Bilya Bonifacio shout out. Huwag iboto in future election si Sara Duterte sa pagka-presidente. Oh. Humahanap po ako dito nang ika nga po'y pabor kay Sara Duterte. Kahit isa ho, wala po akong makita. Tayo po ay nagbabatay dito. Tama yan, ang tunay na marahas ay si Saramaw. Buhat kay Miles Senso, di ba? Ay totoo na. Naniniwala po ba kayo na ito ay mabait na vice presidente? Dahil hindi naman po tayo kailangan ng mabait na vice presidente. Ang kailangan po natin ay tumutupad na tunay na tungkulin, pinapakinggan po ang tinig ng taong bayan, at siyempre kung ikaw ay DepEd secretary, i-monitor mo ang galawan ng iyong nasasakupan. Alam ko, hindi mo maiisa-isa napuntahan ang bawat school para alamin kung ano ang problema ng bawat school. Ang gusto kong ipunto sa Radyo 30, kalihim ng edukasyon, itanim mo sa kukuti mo. Paggalawin mo ang utak mo at paggalawin mo ang mga tao mo down to the line at nang sa ganon. Ang problema na napakalawak sa edukasyon, sa paaralan, ay mamonitor kahit malang mabigyan mo ng isang electric fan ang bawat school. Sapat na po yun. Ay hindi ho eh. Ha? Ang dami yung paaralan. Napaka nakakaawa ang bawat estudyante. Ah, napakainit ng school. Yung iba ho ay walang electric fan kahit isa sa public ho. Mga kaibigan, sabi nga nung isang teacher, hindi na nagpapanggit ng pangalan. Noong panahon ho ni Bumbong Marcos, ay wala man lang naglilibot sa kanila na tauhan ng DepEd para i-monitor kung ano ang problema ng bawat school. Ha? Batang sabi niya, hindi niya sinisisi si Pangulong Bumbong Marcos. Pinatutungkol lang sa kanya dahil siya ang presidente. But ang gusto niyang ipunto, nasaan ang kagawaran? Ang kalihim ng edukasyon, bakit hindi man lang sila pansinin kung ano ang problema ng paaralan, kung may problema ba. Importanteng mahalaga ho, kahit isang electric fan, mabigyan man lang ang school na walang electric fan. Gaano katindi, gaano po kabigat. Nang maging kalihim ho ng edukasyon si Sara Duterte, wala man lang bumisita sa kanilang school para alamin kung may problema. Samantalang noon ho, mga nakaraang mga presidente, kahit hindi po ganun, kadami ang itinutulong sa ika nga po, edukasyon. But sila po ay nabibisita. Yun po ang gustong ipunto. Mga kaibigan, tayo po ay nagtatanong lang. Tama po ba, mga kaibigan, ang galawan ngayon ng kasalukuyang sekretary ng DepEd na wala po ayon sa mga komento, ayon po sa taong bayan, ayon po
sa mga nakakausap natin na mga public teacher. Ayaw magpabanggit ng pangalan. Tama po ba ang sinasabi nila na hinahanap ang sapat na panunungkulan ng ating kasalukuyang kagawaran ng edukasyon? Naniniwala po ba kayo na sapat ang panunungkulan ni Sara Duterte para matugunan kung ano ang problema sa kagawaran ng edukasyon? Kasi sabi nila hindi sila kontento, hindi nila alam kung mayroon pang secretary ng Department of Education. Yan po ay mga public opinion na nakakausap po natin, mga kaibigan. Kaya't marami po ang nananawagan kung pwede sa Radyo Terte. Kaya kung ayaw mong bumitaw sa pagiging Vice Presidente ng Pilipinas, kung pwede lang ay magbitiw ka bilang kalihim ng edukasyon. Yan ang panawagan ng taong bayan. Hindi ko po sinasama ang iyong tagasunod. Baka umipal na naman kayo dyan, mga tagasunod ni Duterte. Hindi ko kayo sinasama dito. Ang sabi ko dito, taong bayan, hindi kayo kasama sa panawagan, mga kaibigan. At siyempre, inuutusan din ng taong bayan si Pangulong Bumbong Marcos na kung pwede, sibakin, tanggalin sa pisto bilang kalihim ng edukasyon itong si Sara Duterte. Mga kaibigan, hindi ko na po ipapaliwanag ang napakaraming dahilan kung bakit hindi kailangang manatili sa kagawaran po ng edukasyon bilang kalihim itong si Sara Duterte. Mauubusan po tayo ng oras, mga kaibigan. Hindi tayo kilala nito bilang mamamayan. Hindi kilala ang mga mag-aaral. Hindi pinupuntahan kung ano ang problema ng paaralan. At siyempre, lalo tsegit, hindi po ito magandang example bilang kalihim ng edukasyon. Dahil ito po, mga kaibigan, maniwala po kayo sa hindi, sa kanyang galawan ay parang isang rebelde na imbis makipagtulungan ho sa kasalukuyang Presidente Marcos ay gusto niyang patalsikin kasama ang kanyang mga tagasunod. Kinukonsinti niya siyempre siya makikinabang di ba? Ganyan ba? Unang-una, mga kaibigan, ang hindi nagustuhan ng taong bayan ang sinisigaw na justice for Quiboloy imbis na justice sa mga biktima ni Quiboloy. Isa pa, nagpaskil siya ng mga ikangapoy placard sa school na hindi karapat-dapat. Mga kaibigan, yan ba ang kailangang matutunan? Yan ba ang isang huwaran bilang sekretary ng DepEd? Kaya't mga kaibigan, muli kong inuulit, taong bayan, gusto siyang palayasin at inuutusan ng taong bayan na sibakin sa pwesto ni Pangulong Bumbong Marcos itong si Sara Duterte. Intayin po natin kung ano ang sagot dito ng ating Pangulo, sapagkat ang maraming boses ho, kapag napagsama-sama yan, ay lalong dumadami at nabubuo upang marinig po ng ating kasalukuyang Bumbong Marcos. Muli po, maraming salamat. Isang like po sa video na ito. Bye-bye, palakpakan.